Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Ako po ulit si Jackie, OFW dito sa Kuwait. Ngayon guys, Friday, May 24, 2019. Umaga ngayon dito. At inom muna tayo ng gatas bago magtrabaho. With matching bawang. Ilagay ko sa description box ang link para malaman nyo kung ano yung gamot ng bawang. Maganda to guys sa katawan ang bawang, pampasigla at marami siyang mga gamot sa mga sakit. Kaya nilalagay ko siya sa gatas, minsan kinakain ko siya pag umaga. Habang wala pang laman yung sikmura natin, kain tayo ng isang pirasong bawang. Iisin lang natin yung anghang niya, kasi maanghang siya, hindi masarap yung lasa, pero maraming gamot sa katawan. Kaya tips ko guys, kasi dito sa abroad, iba ang mga gamot, di natin alam kung anong klaseng gamot ang ibibigay sa atin ng mga nasa pharmacy, yung mga doktora na nasa pharmacy. Kaya mahirap. Mas maganda yung sa Pilipinas kasi nababasa natin. Dito nababasa siya pero hindi natin alam kung para saan yun. Tsaka kahit anong sakit mo dito, bibigyan ka lang ng Panadol. Kaya mas maganda na lang para sure tayo. Gamit na lang tayo ng mga yung nasa kusina ng mga sangkap sa pagluto. Like bawang, sibuyas, patatas, mga gamot yun. Pakuluan lang natin, inumin natin yung tubig. Madaming mga gamot na sakit yun. Yan guys, yung tips na maibigay ko sa inyo. Kasi yan yung ginagawa ko dito pag may naramdaman ako, panghihilo, pananakit sa katawan, ano pa yung mga ramdaman natin mga FW. Alam naman natin na mahirap ang trabaho natin, di ba? Akyat baba tayo sa malaking bahay. Kaya kailangan mag-inom din tayo ng mga gamot para mas productive yung araw natin. Wala tayong maramdaman sa katawan. Tapos guys, kung sino pala sa inyo ang gustong mag-invest sa Sunlight Philippines, i-im nyo lang ako. Lagay ko sa description box yung FB account ko para makapag-invest kayo at kung gusto nyo akong i-message. Kasi guys, 1,000 pesos lang yung investment. Hindi siya malaki. Kaya-kaya sa bulsa nating mga OFW. Kaya maganda yung may investment tayo para nang sa ganun hindi maubos yung pera natin. Pag nasa atin lang guys, walang interest yun. Pag tatago lang natin sa wallet natin, walang interest. Kasi ang procedure ng pag-iipon, kailangan muna income, savings, equals, expenses. Income muna, bawasan mo ng savings, at ang equal noon, kung magkano yung matira noon, yun na yung expenses. Yun na yung pagkasyahin natin sa mga gastusin natin. At yung savings, huwag mo rin hayaang matulog lang sa wallet natin. Palaguin natin din yun. Kailangan din natin i-invest. Saan natin i-invest? Hindi ko ina-advise na sa networking i-invest guys ha. Kasi pag sa networking, sa experience ko lang, hindi talaga kumita yung pera ko. Buti na lang, 4K lang yung na-invest ko sa networking noon. Kasi maganda sila mag-explain eh. At maganda yung mga patakaran raw nila, yan ang sabi sa akin. Tapos,
nakikita raw. Pero at the end of the day, until now, wala akong income. Kaya, invest wise, guys. Tapos, sa Sun Life, di mo kailangan mag-invest buwan-buwan. Hindi siya mandatory, guys. Ikaw na ang bahala kung kailan mo gustong magdagdag ng investment. Basta pag nagdagdag ka, just to make sure na 1,000 pesos din yung idadagdag mo. Kasi yun yung minimum nila. Di naman siya masyadong mabigat sa bulsa, guys, 1,000 pesos. Tapos may interest siya. So yung pera mo, hindi siya natutulog. Kumikita siya. Plus yung trabaho mo pa, kumikita ka rin. So hindi tayo mauubusan ng pera pag ganong diskarte ang ginagawa natin. Ganon yun ginagawa sa mga mayayaman. Yung pera, ini-invest nila. Kahit yung pera natin sa bangko, ini-invest rin nila yon para mas malaki yung profit nila na makukuha. Well, kung tayo mag-save sa bangko, ang profit lang natin na makukuha is 0.250% lang yata kung hindi ako nagkakamali. Correct me, guys, if I'm wrong. Comment down below, guys, free. Para sa mga correction and mga suggestions nyo kung ano pa yung gagawin ko for the next vlog, for the next video. Ganun lang, guys, ang kailangan natin gawin mga OFW. Ngayon, marami na tayong mapag-invest na mga company. Yung legit naman na company. Search nyo, guys, yung Sun Life. Maganda siya kasi ilang years na siya. 100 plus na yata, kung hindi ako nagkakamali. 100 plus years na siya nag-operate sa Pilipinas. Plus may Sun Life Canada din sila. Kaya talagang legit siya. Hindi siya pay. At kung kayo nyo naman sa Sun Life, gusto nyo mag-invest sa UITF, Unit Investment Trust Fund, sa mga bank. Doon maganda rin mag-invest kasi may kita din yung pera natin doon. Kasi pag sa account lang natin, yung savings account lang, kunti lang talaga yung ano, guys, yung interest. Experience ko na yun. Kaya sinishare ko sa inyo. Para nang sa ganun, may idea kayo kung saan ba dapat talaga i-invest yung pinaghirapan nating pera. Kasi kailangan, guys, lumago din siya, hindi siya matutulog. Kaya kung may 1,000 pesos ka dyan, mga kapwa ko OFW, i-invest mo na yan para lumago yung pera mo. At i-PM mo ako sa FB account ko. Lalagay ko sa description box. Maraming salamat sa pag-subscribe sa channel ko at maraming salamat sa panonood.